Hi mga mamshi, welcome back sa ating channel. So today, pag-uusapan natin ay tungkol sa grow lights. 1, 2, 3, fuck it! My darling, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. 5, 6, 7, 8. Dance with me in my backyard, boy. Look, it's super fine in your court. Yan, so ang pag-uusapan natin today is tungkol sa mga grow lights na mabibili natin online or pwede rin mga mabibili sa mga malls. Kasi meron tayong parang dalawang klase ng grow lights na makikita natin sa mga ibang YouTubers, sa mga online stores, ganyan. Unang makikita natin yung pinaka popular pag nag-search ka agad sa Shopee is yung mga blue and purple grow lights, yung mga LED strips na makikita nyo na grow lights yun. Meron ako nun actually here. Ayan, ito siya. Ayan. Pero ayan, ito yung LED strip na grow light na mabibili sa Shopee. This is very inexpensive. Pwede mo siya ilagay sa kahit saan. Tapos, USB yung source of power niya. Yan. So, di USB siya, nadidikit siya, very flexible, kahit saan pwede mo ilagay. Ang problema lang actually sa mga ganitong klase, it's sobrang mahina siya. Usually, ganito 5 watts lang to. 5 watts, napakababa nun. So, yun yung mga blue and purple lights. So, meron tayong mga grow lights na regularly available sa ating mga hardware stores. I say grow lights kasi pwede naman natin siya gamitin as grow lights. Pero, ito yung mga regular household bulbs lang. Yung mga Firefly, Akari, Omni, yan yung mga brand na pwede natin gawing grow lights. Hindi mo alam yun, no? So, ayun. Pwede natin gamitin yun. Ngayon, para makita nyo kung anong klaseng bulb yung maganda para sa inyong indoor garden, pinakaunang titignan nyo is yung lumens. Kailangan yung lumens 1,600, 1,800 pataas yung sukat niya. Kasi ang lumens, parang yan yung, parang yung brightness na kayang i-give off ng bulb na meron kayo. Since indoor ito, so kailangan somehow ma-simulate niya yung araw, di ba? So yung araw is very bright. So kailangan natin ng mas bright na bulb. So ganyan, mga 1800, 1600 lumens, that would suffice para sa inyong indoor garden. Lumens are directly proportioned to how far away the light needs to be from the plant. So parang ang mangyayari niyan, ito yung bulb mo, ito yung plant mo, the space in between, that's the lumens. Diyan natin pwedeng ibase yung lumens count na gagamitin natin for our indoor garden. Ngayon, another thing to keep in mind is dito kasi sa Pilipinas, hindi tayo nagsusukat sa lumens. Usually, ang pinaka-common, watts. Wattage, kung gano'ng kalakas yung konsumo niya. Yan lagi yung tinitignan natin. Yan yung mga nakasaad sa boxes usually pag bumili tayo sa mga hardware, di ba? Ang one thing is, pag wattage nyo siya titignan, maganda yung mga 20 watts pataas. 18 watts pataas yan, okay yan. Kasi, kung bubusisiin nyo mabuti, 18 watts, 20 watts pataas, yan yung lumens na nasa 1,800 pataas. Yun, makikita nyo siya sa box actually. Pero, pag munta kayo sa inyong Ace Hardware or kung saang mang hardware stores, ang itatanong lang sa inyo is, ano watts? Kasi yun lang yung common dito sa Pilipinas. Hindi tayo nagbabase sa lumens, usually. And if magbubusisi kayo mabuti, meron pang isang option, meron pang isang importanteng pointers para sa inyong grow light na pwede nyong tignan is yung color temperature niya. Ang magandang color temperature kasi is yung 6,500 Kelvin. 6,500 Kelvin means it's really bluish white. So, yun yung talagang maganda if you're looking into regular bulbs to make as your indoor grow lights. So, yun yung mga pointers na kailangan nating tignan pag umibili tayo ng ating regular household bulb to use as an indoor garden grow light bulb. Yeah. So, yun yung mga titignan natin dapat.
Another frequently asked question is gaano ba dapat yung distansya ng ating grow light sa ating plant? Usually kasi kung meron ka ng bulb, regular bulb lang ha, yung mga bulb pambahay, kung meron kang ganun and nakakuha ka ng 1,800 lumens, kaya yan 18 to 30 inches ang distance niya from the plant para nakukuha pa rin ng plant yung pinaka-maximum light needs na kailangan niya para lumaki. If you would get a bulb with lower lumens, say lower than 1,600, ang mangyayari kapag mababa lang yung lumens mo, iilalapit mo yung bulb sa plant. So, bulb, plant, anliit lang ng distance. Which is actually okay since LED naman tayo, hindi naman nag-init yung LED. Pero sometimes kasi, nag-iinit din siya actually. Pag hinawakan mo, di ba, pag nag-change ka ng bulb, may heat pa rin siya na nag-give off eh. Baka lang kasi na ma-bleach yung halaman if it's too near sa plant. Mabibleach siya, as in parang mag-yellow-green. Very, very light yellow-green. Ganun yung mangyayari sa kanya pag sobrang lapit nung bulb natin dun sa plant. So again, it would be better if we could get bulb, a daylight bulb, 18 to 20 watts, 1600 to 1800 lumens para malayo pa rin siya dun sa halaman. 18 to 30 inches is the preferred distance from the bulb to the plant. Another thing is, if marami kang plants na kailangan mong ilawan, syempre madaling bulb din yung kailangan mong gamitin kasi yung sakop ng ilaw ng bulb is it could just go as far as it could reach. Hindi ganun kalaki yung spread niya since bulb lang siya, di ba? Usually, ang ilaw ng bulb, pag ganun lang siya, hindi siya mag-i-spread. So, if malawak yung indoor garden mo, I would consider buying 2 or 3 more bulbs para nakakalat yung ilaw, mag-i-spread. Hindi makukulangan yung mga halaman nyo sa liwanag na kailangan meron sila. Pwede kayong gumawa ng DIY grow light na aesthetically pleasing pa rin. I did that. May ganun ako sa sala namin. So, ganito yun. Una, kailangan mo is yung bulb. And you would need parang something chandelier-like thing. Ito, yeah. Ganyan, or basket, or kung meron kayong lampshade, pwede nyo rin gamitin yun. Kasi ito, nabili ko lang to sa Facebook Market. This is just 250 pesos. So, very bohemian. Another thing na you would need is yung mga ganitong klaseng extension. Yan, extension yan, diba? Na, ang dulo niya is bulb socket. Yan. Ganyan. Kita nyo. Saksakan ng bulb. Kasi yan na kasi yung bulb ko na ginagamit. Firefly yung brand. This is 20. This is just 18 watts. Ganyan na siya. Nakalagay lang siya sa loob. May hang na siya. Tapos hang mo na sa ceiling mo. Ako kasi mababa lang yung ceiling ko. Parang ganyan. Tapos ito na yung plant. Ayan. Ganyan lang siya kababa. Tapos yung iniilawan nito is just a few like 2 or 3 small plants lang kasi yung nandun sa sala ko. Ayan. Ganyan lang siya. Mababa lang siya. Pag inilawan siya, ganyan yung itsura niya. Pag umilaw siya, ayan. Ayan. So, very tutok lang siya talaga dito sa isang spot which contains a few plants lang sa akin. Kaya very okay na. Usually kasi, base sa research ko, it's between 12 to 18 hours siyang naka-on for your indoor plants. Yun yung parang basic needs na rin ng halaman. Mas matagal, syempre, mas better. Pero sa atin, since medyo takot tayo sa kuryente, okay na yun siguro yung 12 hours, 10 hours, ganyan. Pag yung spot mo talaga is wala talagang abot ng araw, yun. That's more than enough. Another tip is ako, nirorotate ko yung plants. Kung ano yung mga nasa
under the grow light, parang the next day lalabas ko sila para lang mahanginan, makareceive din ng natural sunlight, kasi it's still better for the plant na makareceive ng natural sunlight. Pag may mga panahong maaraw, nilalabas ko sila. Pero pag yung regular gloomy day, ganyan, doon na lang sila sa ilalim ng ating makeshift grow light. Yan. So, ganun nga, mamshi, yung mga kailangan natin na i-consider pagdating sa paghanap ng ating grow lights. Okay? Again, kailangan very bright. Yun talaga yung pinaka kailangan natin. Very bright, 20 watts pataas, 1800 lumens, and daylight lang dapat yung kulay niya. Kasi yun talaga yung makakatulong sa plant natin. So, ayun mga mamshi, yun yung mga tips ko pag kukuha kayo ng inyong mga grow lights, pag kukuha kayo ng bulb nyo sa hardware store, yun yung mga lagi nyo titignan. Very important things para maging magandang grow light siya, diba? Yun yung mga dapat nating tignan para maging healthy yung mga indoor plants natin ngayong panahon na, ayan, maulan, makulimlim. That is it, guys. I hope you enjoyed our video for today about sa ating mga grow light needs, mga FAQs about sa grow light. So, ayan. Thank you. Please like and subscribe for more videos about our indoor plants. And if you would like a topic to be discussed, you can just comment it down below. Kung meron kayong mga tanong-tanong, gagawa natin ng video yan. And subscribe, ring the bell para ma-notify kayo tuwing kailan ako merong bagong upload para sa ating mga planty-planty needs. So ayan, thank you for watching! She's a Mona Lisa, everyone's lining up to see her.